Sizzling, crispy, sizzling. Ito yung mga ingredients. Pork belly, pinakuluan ko na to. Lady's choice mayonnaise. Kailangan din natin ng onion o sibuyas, ng thigh chili, ng long green pepper, chinop ko lang, ng nor savorage na pork, ground black pepper, ng toyo o soy sauce, at ng margarine. Kagamit din tayo ng mantika. Ito yung kumpletong lista ng mga sangkap. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Kailangan lang nating i-deep fry yung napakuluan na natin na pork belly hanggang sa lumutong. Kaya magpapainit lang tayo ng mantika. Kagamit lang ako ng deep fryer para pwede kang gumamit ng malalim na cooking pot. I-deep fry ko lang ito hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng pork. Mag-ingat lang tayo ha, sa tilamsik ng mantika dahil siguradong tatalsik yan. Kaya naman tinatakpan ko itong aking deep fryer. Para sa inyo na gumagamit ng cooking pot, siguraduhin ninyo na may takip yan. At kung tatakpan ninyo, huwag nyo tatakpan ng tuluyan. Lagyan lang ninyo ng konting space para makasingaw yung steam. Ituloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging malutong na yung ating pork belly. At ang tawag dito ay lechon kawali na. Sa makatuwid, nagluto lang tayo ng lechon kawali. Tatanggalin ko lang itong unang batch ng lechon kawali dito sa ating pangprito o dito sa ating deep fryer. Itatabi ko lang. At pagkatapos, itutuloy ko lang yung pagprito dun sa pangalawang batch. At ganun din yung gagawin natin. Ipiprito ko lang to hanggang sa maging crispy na yung balat. O yung outer part. Yan. Ipapa-cool down lang natin ito ng mga 5 to 10 minutes. At pagkatapos, tatadta din na natin. Ito yung sekreto para maging crispy yung inyong sisig. Lechon kawali lang. So, iiwain muna natin ito ng usual at pagkatapos ay chachop ko lang ito ng malilit na peraso. At once na ma-chop na natin, itatabi lang muna natin itong ating chopped na pork o yung chopped na lechon kawali. At ituloy na natin yung pagluto. Magpapainit lang tayo ng isang pan. At ilagay na natin yung margarine. Kalahati ng margarine lang muna yung gagamitin natin. Pabayaan lang natin itong matunaw. Pagkatapos ay ilagay na natin yung kalahati ng sibuyas. Igigisa ko lang ito hanggang sa tuloy ng lumambot. Ngayon naman, i-ready na natin yung chopped na pork o yung chopped na lechon kawali. Ilagay na natin dito sa ating lutuan. Lahatin na natin yan. Igisa lang natin ang mga 30 seconds to 1 minute. At para maging malasa itong ating sisig, gumagamit ako ng nor savorage. At syempre, masarap yung sisig na maangang, ano? Kaya ilagay na rin natin yung mga sili maya-maya lang. Pero sa ngayon, haluin lang muna natin ito. Ito na yung ating long green pepper. Pwede kang gumamit ng siling pansigang. Chinop ko lang yung green na pepper. At ito naman yung thigh chili. Kung gusto ninyo mas maangang, siling labuyo ang gamitin ninyo. Titimplahan lang natin ito ng ground black pepper at maglalagay din ako ng toyo. Konting toyo lang. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga isang minuto pa. Ganyan lang kasimpleng magluto ng sisig. Halos tapos na tayo.
At syempre, ito yung ating Lady's Choice Mayonnaise. Ito ang kukumpleto sa ating sisig. Kadalasan ang ginagamit ay utak ng baboy kapag nagluluto ng sisig. Pero para sa akin, gagamit ako ng mayonnaise ngayon. Dahil bukod sa masarap na, malinamnam pa ito. Haluin lang natin. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging well-blended na lahat ng mga ingredients. At ilagay na natin itong sibuyas. So kanina ko naalala ninyo, kalahati ng sibuyas lang yung niluto natin. Ito yung kalahati. Ihuhuli na natin. Pagkalagay ng sibuyas, haluin lang natin ito. At i-ready na natin yung ating metal plate o yung ating sizzling plate. Papainitin lang natin itong sizzling plate dito sa stovetop. At pagkatapos, ilalagay na natin yung natira na margarine. Tutunawin ko lang ito. At mas maganda kapag isi-spread natin dito sa ating metal plate. At once matuno na yung margarine, idiretso na natin lahat ng sisig na naluto natin. O yan, ganyan lang kadali. Idiretso na natin lahat dito sa ibabaw ng sizzling plate. Pagkakasahin na lang natin yan. Pagkalagay ng sisig, pabayaan lang natin itong maluto pa dito ng mga 30 seconds lang. At i-serve na natin ito. Ano ba ang paborito ninyong kapartner na sisig? Mag-comment lang kayo. Ito na ang ating sizzling crispy sisig. Tara, kain na tayo.